The Lord told Moses,
Make them wash their garments and be ready for the third day. For on the third day, the Lord will come down Mount Sinai before the eyes of all the people. On the morning of the third day, there were peals of thunder and lightning, and heavy clouds over the mountain, and a very loud trumpet blast, so that all the people in the camp trembled. But Moses led the people out of the camp to meet Christ, and they stationed themselves at the foot of the mountain. Mount Sinai was all wrapped in smoke, for the Lord came down upon him in fire. The smoke rose from it as though from the furnace, and the whole mountain trembled violently. The trumpet blast grew louder and louder while Moses was speaking and God answering him with thunder. When the Lord came down to the top of Mount Sinai, he summoned Moses to the top of the mountain. The word of the Lord. Thanks be to God. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Blessed are you, Lord, the God of our fathers. Praise holy and exalted above all forever. Blessed are you, Lord.
Agad na nalang ako sa
hearing the good news is a gift from God. Doon pa lamang maliwanag na ito ay regalo ng Diyos. Kahit na ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. Hindi tayo nanampalataya gawa lamang ng ating sarili. Tayo na nanampalataya sa lugar, pinagkaloban tayo ng Diyos na biyaya na manalo sa Kanya. Yun ang hindi na pinamawa ka natin. Kaya nga, paagin mo lang ako sa aray. Pasalamatan namin ang Diyos sa biyaya na ito na ipinagkaloob sa aray. Sa pagkat tayo ay isinilang sa pagkakit na ito pagkatapos ng Kanya, pagkatapos ka ako at pag-ibig ka sa sakatapos. Magpasalamat sa ginagawa ng kalitaan
na makakapter sa kanila o baka dahil sa walang magpahayag sa kanila o dahil sa ikinaan nila yung kanilang sarili na makakapter ng biyaya ng buong ikapal. Sabi na yung mga nang nagpasako ng Diyos ng biyaya ng pananampalataya, sila yung nagtutulong kaya hindi nila natanggap. So, hindi natin sa ato, hindi natin na sila ako. Kaming halaman, halaman natin ulit yung tayo mga nananampalataya. Dali yung huwag natin tayo na magpasalamat. Magpasalamat sa biyaya ng pananampalataya na ipinagkakaroon ng buong ikabahan. Yes, kahit na yung mismo natin pananampalataya ay kahit sa Diyos. Hindi yan ang gawa ng tao. Yan ay mula sa Diyos na ipinagkaroon sa atin. At sa atin ang mga ipapa tayo magpasalamat sa biyaya na ipinagkaroon ng buong ikapal sa atin. Sabagat sa biyaya ng pananampalataya. Simpleng bahay siguro, ito'y naging palagi na natin nakakasama. Kasi tayo po ay isang misiyahan ng bansa. Hindi yung katulad sa ibang lugar kung sa nakakapirapod ang mga misiyahan. Kaya yung makinig sa ating mga gamitin natin sa ayaw sa ipinagkaroon sa atin
ng buong may kapal. Alam mo yung tingnan mo lang? Nagpapasalamat pa tayo sa biyaya ng panagpagalbaya na ipinagkakalaw sa atin ng buong may kapal. Talaga po natin, kung nalaman natin yung mga sakta na ito, ay lalo po sumikapan na lalo natin bigyan ng pagpapahalaga ang patuloy na pag-aaral ng ating pananampalataya. Patuloy natin ginagusaran ay gumawa ng paraan para pahalagaan natin ang ating pananampalataya. Higit natin makita exercise ng ating maraming pananampalataya. Tungo sa mga hindi nakapunta ay malimitan sa ating ng kahit ang mga sa ibang bansa. Isa na ang babalatawan. Sa ibang bansa, hindi ka pwede pa sa proposisyon. Nalalabas ka lang ng kalsada ang proposisyon. Hindi mo pwede. Di magbisa ka lang. Yung makita na kayo na magtipon-tipon sa isang mukha at maghahapapang mga kamay na kayong karasan ng mga namin ay pwede kayo ipanguli. Dito, okay lang dito na tayo ay magpaposisyon para magpagalaman natin yung ating pananampalataya. Pero, kuminsan hindi binubulong natin yung ating pananampalataya. Hindi. Kinakailangan natin higit na gamitin yung ating pagkulong upang higit natin magulungan ng bawat isa na makita natin yung tunay ng pagkulong na ibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus Christ. Makita ko natin higit na panahon kung saan ay lalo natin may isang pagpapalitan paumaraan na pwede natin yung pagpapalitan na tayo yung papasalamat sa biyaya ng ating pananampalataya bilang mga katulong ng Kristiyan. Isa na kailangan matutusin ninyo, yung pagsimba ko kapatid ko at peso ng Panginoon. Kung tayo naman nagsisimba, sa pagkakalitan sa iyo ko ba, hindi ka makapagsimba sapagkat walang simbahan. Kahit na hindi naman yun, kahit hindi na yung magpapa, pero dahil sa walang simbahan, walang simbahan, hindi ka makapagpapakay ng pananampalataya. Ay dito ka. Malaya-malaya na ito. Pero sa loob ng 10 na tao, 4 lang ang nagsisimba. Ganun kaliit ang porsyento. E paano kung mapapalagpan na yung pananampalataya sa kauuhan ng pagpapalakas ng pananampalataya ni hindi mo naiintindihan yung salita ng Diyos kasi wala nang papaliwanag sa iyo. Sa kapupunta sa kamakinig sa ibang sekta, eh, doon mismo sa inyo na kung saan yung makikita natin. Sino ang magpapalakas sa iyo? Ano ang pagkain na magpapalakas sa iyo kung ano ang magpapalakas? Ay, makita ko rin, kakalaw na doon ng Jesus. Yun yung magpapalakas sa iyo. Ay, hindi ka na ako. Siguro po sa inyo walang problema. Pero yung
sa biyaya ng pananampalataya. Sabagat, it is being taken for granted. Because it becomes to focus and to common. Pinilagay natin sa loob ng buhay pa. Nawa na paagi ng isang patrios na tulad mo ng isang katilidad ng Sweden na pagkatapos sa sanay pamalo, siya ay naging isang makunding bina. Siya po ay at siya po ay nagtatag ng mga madre na dahil sa kanya niya nakikita na ito yung pamala na kung saan ay mapalago ang kanyang pananalig sa Diyos. Bilang isang makunding bina at bilang magkakaroon sa buong pitapak, sa pamagitan ng pag-alaan ng sarili, sa panalangin at kamakawa. So, isa ito yung bahagi ng mga Diyos natin. Hindi lang po yung posible yung mga panalangin ng mga ay iinkalit sa natin yung membro ng pamilya na maging aktibo at ito ay kalis sa membro ng pamilya na maging aktibo na maging membro ng gawain ng simbahan. Maging aktibo, membro ng organisasyon ng pangsimbahan. Kung hindi man ako maging membro ng isang simbahan, maging aktibo sa aktibo ng simbahan. Hindi nyo makinakailangan na ito ay maging sinabuhin para ikaw ay tumulong sa feeding program. Pwede rin naman hindi ka masama ng sila ulit na pwede ka tumulong sa feeding program. O di kaya ay hindi nga nang kinakailangan na ikaw ay maging definition sa World Communion para ikaw ay tumulong sa feeding program. Kahit pa wala ko siya sa mga kristyong pagsumbahan, eh pwede ka maging aktibo sa mga programa at mga proyekto ng simbahan. So isang bahagi naman po sa ating makikita po natin na isang mas malakas ang pagtiyos upang makita po natin yung tunay na paglago ng ating komunidad at gawa ng ating pananampalataya. Ito po ang itirong natin sa pamagitan ng pag-abig na Italia sa kalabatan ng isang Martin Hawks. Lord, have mercy on us.
Lord, have mercy.
God of mercy, Jesus, our God, all.